guys, good morning. Ayan, makikita nyo sa aking harapan, napakainit. Tayo ay duty bilang isang tactical commando, no? So video natin today, no? So ano nga bang ibig sabihin ng isle gondola o gondola, at tinatawag din natin bay o isang bay, at shelves. So ano ang pinagkakaiba ng tatlong yan? Yan ay babalikan natin sa video na to at tatalakayan. Pero bago ang lahat, pa-like and subscribe, click the notification bell para nakasunod na kayo sa aking video. Intro! So nandito ngayon tayo ngayon sa SM Tower Mall 13. Yan. Ayan, no? Kung makikita nyo, nasa SM tayo, no? Yes. So ano ba yung topic natin? So ano yung pinagkaiba ng gondola, one bay, shelves, di ba? So shelves, di ba? Unahin natin ang shelves. So yun nga, no? Yung shelves na tinatawag natin doon, yun yung pinaglalagyan ng mga produkto. So bawat layer yan, ang tawag dyan ay shelves, no? So yun yung isa natin topic ngayon, no? Shelves. Nasusunod naman natin yung one bay. So kaya tinawag na Tower Mall dahil dyan, oh, ayan, oh, oh, Tower Mall. So ito ang lalawigan ng 13. Oh, di ba? So bawat yan, kanto yan, halos may crossing. So kailangan natin sumunod dyan. So yan, katulad yan, tumatawid sila. So nandito naman tayo ngayon sa Brookside Pure Gold, no? So ito ay part ng General Trias, kung makikita nyo. Nandun yung ating mga ka-dicer, no? Yan, yung ating mga kapatid na dicer. So, bago sila pumasok, pahinga muna. No, so ano naman ang tinatawag na one bay? No, yung tinatawag na one bay pagdating dyan sa ating topic, no? Ang one bay, tinatawag na isang buong shelf yan ng one bay. So, may tinatawag tayo ng shelves. So, yun yung tungtungan ng ating produkto, no? So, may tinatawag din tayo ng panel board pagdating sa one bay na yan. So, yun yung parts ng shelves, no? So nandito naman tayo sa Vista Mall General Trias, o sa All Day, yan yung supermarket, no? So ano naman yung isa? So yun yung isang gondola naman na tinatawag na isle gondola, yung buong gondola o buong shelves, no? Kung makikita nyo to sa picture na to, yan, no? So tinatawag natin yan, pag mahaba ang shelves yan, ang tinatawag dyan ay buong gondola o island gondola. Yan. So may end cap, ang tinatawag din dyan tayong end cap sa bawat end gondola. So yun, o, kung makikita nyo, so ito yung example ng shelves o gondola. Diba? So kung makikita nyo rin yan, diba? Ayan, itong picture na ito na makikita nyo, isa rin yan na tinatawag na one bay. So ibig sabihin ng one bay na yan ay kabuuan yan ng shelves na yan. Kasi pag tinawag mo shelves yan, yun yung tungtungan mismo ng produkto. Pero pag sinabi mong one bay, isang buong bay o shelves yan. So ano naman yung tinatawag na gondola? Yung shelves o yung one bay, yan ay tinatawag din na gondola. So pag tinawag ng isle gondola, ibig sabihin isang buo. Kung makikita nyo sa screen ko, yan, tinatawag yan ng isang buong gondola. Yun yung tinatawag na isle gondolas. Diba? So, wag mo din kakalimutan ng end gondola o yung end cap na tinatawag. So, isa rin yan sa shelves. Hindi mabubuo ang isle gondola kung walang end gondola. Guys, napakinggan nyo na kung anong ibig sabihin ng shelf at one bay at gondola. So, yung tatlo na yun, naiisa lang din naman yan. Yan ang mechanics ng isang merchandiser, ang tinatawag na shelves, gondola at one bay, no? Pero pag sinabi mong isle gondola, yun yung ibig sabihin naman ng buong isle na yun ay lahat yun ay gondola. Straight yan. So meron din dyan tayong tinatawag na end cap bawat dulo. Hindi naman mabubuo ang isle gondola kung walang end cap. So paano, guys? So thank you, guys. Salamat sa mga nag-subscribe. Paki-like and subscribe. So share mo na yung video na to, and then comment down below. Then sana nakasubscribe din po kayo, and then pa-support din po ang aking channel, and thank you and God bless. So 3, 2, 1, peace out.